Marami ang nagtataka kung bakit hindi natin sila nakikita. Kasi puro lang daw kwento at haka-haka ang mga naririnig nila. Kaya naman, hindi sila naniniwala sa mga kababalagan. Ano pang hinihintay mo? Kapag nahuli mo ang jowa mo na may iba tapos saka ka maniniwalang may kababalagan, biro lang. Ako po si Maki, Mac for short. Nakatira ngayon sa isang probinsya ng Iloilo. Marami kasing probinsya ang Iloilo. At ang probinsyang tinitirhan ko noon at magpahanga ngayon ay malapit sa Kabukiran, malapit sa Palayan, at higit sa lahat, kompleto sa bakuna ang mga tao dito. Ang ikukwento kong ito ay karanasan ko at ng aking malapit na kaibigang si Jose, na ngayon ay nasa malayong lugar na. Naganap ito sa mismong lugar namin dito sa Iloilo. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lokasyon. Baka naman sasabihin ni Kapitan na sinisira ko ang imahe ng lugar namin. Taong 1991, ako at ang kaibigan ko si Jose ay palaging magkasama. Nagtatanim kami noon ng mga pechay, talong, okra at iba't ibang gulay na kinakain. Yung tinatrabahuan namin kasi noon ay tiyahin ko. Kaya para naman mayroon akong pagkakakitaan, nagtrabaho kami sa kanya. Kumbaga sideline namin ito ni Jose habang nag-aaral kami ng high school. Kami rin ang naglilibot at nagbebenta ni Jose ng mga gulay sa tuwing bagong pita sa mga ito. Hindi ko napapatagalin pa ang usapan. Bakbaka na agad. Isang umaga, nagbenta kami ni Jose ng mga bagong pitas na gulay. Bago kami pumunta sa paaralan ay maaga kami nagising ni Jose. Alas 5 pa lang ng madaling araw ay gumising na kami at pumunta sa kinatiyahin. Kinuha namin yung mga preskang gulay at tsaka pumunta sa merkado. Noon kasi at minsan magpahanga ngayon, maaga pa lang ay marami nang namamalengke. May mga suki kami sa tindahan na palaging bumibili o mga nagho-wholesale na mga aming gulay. Pero bago pa kami makarating ni Jose sa tindahan, naganap ang nakakatakot na karanasan sa buong buhay namin. 5:30 ng umaga noong umalis kami sa bahay ni tiyahin. Bit-bit ang mga preskang gulay. Naglakad kami ni Jose sa kalsada. Sa paglalakad namin, may nakasabay kaming matandang babae. Hindi pamilyar sa amin ang matandang ito. Naglalakad siya na may hawak na tungkod. Ngunit nagtaka kami ni Jose kung bakit siya ay may tungkod. Eh hindi niya naman ito ginagamit. Tapos yung lakad niya ay parang nagmamadali. Yun bang parang walang sakit na iniinda ang matanda? Tinignan lang kami ng matanda at nauna siya sa aming maglakad. Sabi ni Jose sa akin noong sandaling iyon, "Tignan mo tol, parang daig pa tayong mga bata." Sagot ko naman, "Oo nga naman, dagasan siya." Halos lahat ata ng mga matatanda dito sa lugar natin ay kilala natin. Bago lang ata siya dito, di kaya napadaan lang sa lugar natin. Sagot naman ni Jose, "Ano ka ba tol? Paanong napadaan eh? Tayo ng pinakahuling barangay dito." Tama nga naman ang sabi ni Jose noong sandaling iyon. Kami ang pinakahuling barangay sa lugar namin. Kung papasok ka mula sa pasukan at sa likod ng barangay namin ay kakahuyan at kagubatan. Pero ngayon ay ginawa ng alternative route ng mga jeep. Sa paglalakad namin, may napansin kami sa matandang babae. May sugat siya sa kanyang balikat. Hindi man namin naaaninag ng lubos ngunit
malalaman at malalaman mo talaga na may sugat siya. Parang wakwak ang kanyang balikat. Yun bang nataplisan ng matalim na itak? Kaya tinawag ko siya nang dahil may mga dala rin kaming mga malunggay. Alam kong epektibo ang malunggay lalo na sa mga sugat. Bagong hugas pa naman ang dala naming malunggay. Sabi ko, "Manang, sandali lang ho." Huminto ang matanda at nagsabing, "Ano yon?" Parang galit na sabi ng matanda. Ang suplada ng dating niya. Kaya sagot ko, "Manang, may malunggay kami dito. Baka gusto mong takpan muna ang sugat mo at lagyan ng katas. Baka ano pang mangyari sa sugat mo at maging malala pa yan." Sagot naman ng matanda, "Kaya ko ang sarili ko." Pasigaw na sabi niya. Nagulat kami ni Jose nang dahil nagmamagandang loob kami tapos. Yan pa ang sasabihin niya. Minsan si Jose ay pikon. Kaya ang sabi ni Jose, "Tinutulungan na ho kayo tapos. Ganyan pa ho kayong magsalita. Maniwala kayo o hindi." Huminto ang matanda at dali-daling lumakad papunta kay Jose. Sinampal niya si Jose sabay sabing, "Hindi mo ko kilala, Toy. Hindi niyo ko kilala." Tumalikod ang matanda at dali-daling naglakad. Maya-maya lang, siguro mag-aalas 6 na ng umaga, narinig naming nagsisisigawa ng mga tao sa likod namin. Lumingon kami ni Jose at dinig na dinig namin ang sigaw ng mga tao ng, "Ayan siya! Ayan siya!" Sigaw ng isang lalaki habang may hawak na itak at tinuturo ang direksyon na kung saan kami nakapuesto. Kami naman ni Jose ay nagdikit ng dahil nakatingin sa amin ang lahat ng tao. Nanginginig noon ang aking tuhod kasi natakot ako ng sobra. Noong tumakbo ang ilang mga kalalakihan pupunta sa amin, pumikit ako at nagsabing, "Huwag po mga kuya, wala kaming kasalanan." Yun pala, ang matanda ang pakay nila na siyang ikinagulat namin ni Jose. Sabi ng isang lalaki, "Aswang ka, nagkakasakit ngayon ang anak ko." Kitang kita ko na tinangkang tagain ng lalaki ang matandang babae. Pero ang mas nakakagulat, noong sumigaw ang matanda. Sumigaw ang matanda na parang tunugayop at dali-daling hinagis ang kanyang tungkot at pumasok sa mga nagtataasang tubuan. Doon pa namin nakita na tumakbo ang matanda na parang 7 taong gulang na bata. Ang sigla, sobra. Yun bang ang batang bata ng edad? Noong medyo sumikat na ang araw, doon ko namukaan ang lalaking tumutugi sa matanda. Si Tito Jerry lang pala. Mga 10 bahay ang layo mula sa bahay namin. Tinanong ko siya kung anong nangyayari. At sabi niya, "Aswang ang matandang iyon. Sa matagal na panahon na hindi siya nagpapakita, bumalik ulit siya nang dahil may sanggol dito sa atin at anak ko siya." Sabi naman ng isang lalaki na si Tito Roland, "Kaya pala grabe yung iyak ng anak mo kaninang madaling araw. Inaaswang na pala." Wala kaming kamalay-mala ni Jose na ang matandang nakakasabay namin sa paglalakad eh. Aswang na pala. Kaya pala ang tapang niya at medyo masigla pa. 6 ng umaga ay nakarating kami sa merkado. Binenta namin ang mga gulay na dala namin at umuwi ka agad. At pagpatak ng 7, maglalakad ulit kami papuntang eskwelahan para mag-aral. Yun yung sitwasyon at karanasan noon namin na talagang natakot ako ng sobra. Buisit pa naman yung akala namin kami na yung tatagayin. Hindi pala. Maraming salamat po sa pag-antabay ng kwento namin ni Jose. Hanggang sa susunod. Makmak.
o Maki ng Iloilo.